Kung titingnan niyo yung litrato ng ano ng Philippine National Standards ng jeepney, hindi jeep, minibus. Hindi nila sinabi sa amin na kami yung mga manufacturers ng tunay na jeepney dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. So 25% sabi mo locally manufactured, kalokohan 'yun. It's a way for them to be able to import and call it locally manufactured. So para sa akin malaking kalokohan 'yun. Yung Euro 4 engine itinatapon dito sa atin sa Pilipinas dahil basura 'yun sa kanila. Hindi na nila pwedeng gamitin sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. So, hindi na nag-send yan. Baka, baka ang negosyo ng taga-DNR na yan, eh, yung Euro 4, doon kayo kukuha surplus. Eh, basura na lang daw eh. O, tapos ngayon, yung basura ng ibang bansa, yun yung dadalhin dito para gamitin natin. So stop consulting with these people, especially from China. Kukonsultahin yung mga manufacturer ng Bose, eh, jeep yung pinag-uusapan at imported pa. Parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin. Hindi kami lumalapit sila, sila po lumalapit sa amin. At base po sa usapan natin ngayon, sino po lumalapit? Yung foreigner, sila po yung nag-apply kasi na kaya nga, di huwag nyo entertainin. Tayo po, noon pa po sinabi ko na to, sinabi ko rin sa media, sa congressional inquiry, kaya po natin. Kaya po natin gumawa niyan. So ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards, the mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila nun sa DOTR, hindi kami kinonsulta. Ang kinonsulta ng, ano, ng DTI para gawin yung Philippine National Standards sa manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So paano mo i-modernize yung ano, yung jeep kung kukonsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? 'Di ba? Parang walang connection. So ang ano, may iwan sa atin ay yung pagtataka na baka may connivance dito. 'Yun yung problema. So dalawa kami ni Mr. Sarao na gumagawa ng jeep for 77 years. Bakit hindi kami kinonsulta? Kinonsulta si Mr. Sarao sandali lang pero hindi rin pinansin. Ako, hindi ako kinonsulta. Hindi man lang kami sinabihan. Ginawa nila yung Philippine National Standards. Kung titignan ninyo yung PNS na ibinebenta ng DTI, hindi nila yung pinamimigay. Yung PNS, ibinebenta yun ng DTI. Inamin nila yan. Kung titignan nyo yung litrato ng, ano, ng Philippine National Standards ng jeepney, hindi jeep, minibus. Bakit? Kasi yun yung kinonsulta nila. So, umpisa pa lang mali na. Alam niyo kung saan namin nabalitaan na, ano, na merong ganyang rollout sa TV? Hindi nila sinabi sa amin na kami yung mga manufacturers ng tunay na jeepney dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. So napakahalaga niyan. Umpisa pa lang malini. Ba't natin itutuloy? Yun yung tanong ko. Diba? So kung tanong, kaya ba natin? Yes, kayang-kaya natin. Kaya ang ginawa ko, unang-una, kinausap ko yung mga usual na ano natin, na usual partners natin. Kasi hindi lang naman jeep yung ginagawa ng Francisco Motors. 1960, pinasok natin Isuzu dito sa Pilipinas. 1970, pinasok natin Mazda. So lahat ng Francisco jeepney, simula 1960, maging yung mga kasama natin ng mga operators can attest to this. 1960 up to the present, lahat ng Francisco jeepney, 100% brand new. And 85% Philippine-made. Hindi yung 25% lang. Di ba? Kasi ngayon, 25% sabi mo locally manufactured, kalokohan yun. It's a way for them to be able to import and call it locally manufactured. So, para sa akin, malaking kalokohan yun. Then next, ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine, itinatapon dito sa atin, sa Pilipinas, dahil basura yon sa kanila. Hindi na nila pwedeng gamitin sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung modernized na mga minibus. Kasi Euro 4 engine, Euro 5 engine, sobrang mahal, hindi na ginagamit sa ibang bansa. Ngayon, hindi jeepney yung ibinebenta nila. In contrary, with all due respect to Yusek Ortega, sinabi niya na, okay, it's a marketing concept,
na kapag maraming competitors, bababa yung presyo. But I beg to disagree. Ang tanong ko sa kanila, ilang negosyo na po ba yun na nasimulan ninyo at naipundar ninyo? Kami, 77 years na kami dito sa industriya. Ako personally, 32 years na. Pinasa ko na nga sa anak ko eh. Siya na yung presidente at CEO ng Francisco Motors. Pero ang sa akin, kung i-open mo yan sa lahat ng mga foreign manufacturers, ang dami naming mga trabahador na nawalan ng trabaho. Dahil in-open mo sa foreign manufacturers. Hindi totoo yun ang mga kababa ng presyo. Ang tunay na mga kababa ng presyo ng tunay na jeepney ay economies of scale. Kailangan merong mga manufacturers dito sa Pilipinas, local manufacturers, na gagawa ng tunay na jeep. Yun ang dapat mangyari. Hindi tayo dapat yung directly importing lang. Hindi pwede yun. Kasi hindi tayo makaka-achieve ng economies of scale. Sabi nila merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Sarodo sa listahan na yun. Wala kami doon. Wala kaming certificate of compliance pa. Bakit? Kasi simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay Attorney Guadis, pinatay niya. Lahat ng proposal namin, yung superhero program namin, na mamimigay na nga lang kami ng libreng jeepney, pinatay ni Chairman Guadis. Mm-hmm. So, paano gagawin natin yan? Yep. Di ba? Ang si Chairman Guadis dito. Ayan, no? At least ngayon, mamatay. Magkakaharap tayo dito. Di ba? Para mamatay ka ng mga jeepney. Ang problema, units. Ito, Mr. Chairman, ang problema ko, nakausap, full disclosure, kasamahan ko si Secretary Bautista sa Rotary Club. Kaya nakakapag-usap kami ng diretso. Meron akong pinropose sa kanila, inassign ni Secretary Bautista si Chairman Guadis. Dito sa natutukan to. Nag-set si Chairman Guadis, nag-agree kami ng meeting schedule. Siya yung nag-set. Siya yung hindi umattend. Siya hindi umattend. Totoo to. We are under oath. Di ba? Siya hindi umattend. Nagpadala siya ng representative si Attorney Covino from the legal division ng LTFRB. Pinresent ko yung buong programa kay Attorney Covino. Siyempre, nirelay na sa isa, nirelay sa dalawa, nirelay sa tatlo. Pagdating kay Attorney Guadis, iba na yung kwento. Nung kinausap siya ng DCRH, sinabi niya doon, point by point, lahat mali. Bakit? Kasi hindi niya naintindihan kung ano yung proposal namin kasi hindi nga siya nag-attend. Hindi rin siya nakipag-usap tungkol doon. Kaya nga, sabi ko, klarong-klaro, meron pang isang point na I'll get to that point in just a little while. Ngayon, matibay ang Francisco Jeepney. Gamit nila yan. Kahit sila Kaobet, sabi ni Kaobet dati sa TV, pag Francisco ang jeepney, maski sa butika, makakabili ka ng pyesa. Sabi mo yan, Kaobet. Di ba? Totoo yan. Dahil ang gamit nila hanggang ngayon nung iba sa mga operators natin, Francisco Jeepney pa rin o Sarau Jeepney, nagawa namin 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon tumatakbo pa rin. Pero yung mga minibus na imported, 3 taon pa lang, zombie na itsura. Thank you Mr. Francisco. Mr. Chair. Excuse me po. Sandali po Mabilis na question to kasi nabanggit kanina ni Mr. Edgardo Sarau. At saka ni Mr. Francisco, yung Euro 4 engine. Yun yung ni-require nyo dito. Number one, kung totoo yung sinasabi nila na basura na yung sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i-require yung mga modernas jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin? Number Chair, may I be recognized again? Bakit kinakailangan Euro 4? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, when we assume this position, this was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. So we merely adopted the standard set by the DNR nung pinatupad po namin itong proyekto. Sandila, sa next hearing, patawag natin yung DNR? Patawag natin. So DNR nag-set niya. Baka ang negosyo ng taga-DNR na yan, yung Euro 4, doon kayo kukuha surplus. Basura na lang daw eh. O, tapos ngayon, yung basura ng ibang bansa, yun yung dadalhin dito para gamitin natin.
Mr. Chair, it is Euro 4 or higher, yun po ang nasa standards ni DNR. Na doon po sinunod ni DOTR. Okay, Mr. Sarao, and ano yung engine na kayang i-manufacture dito ninyo? Wala po tayong walang manufacturer dito ng makina. Wala. We outsource them from Japan. So yung sa inyo body chassis. Oo. Yung mechanical parts and engine sa labas na lahat 'yan. Import 'yon. Kaya yun ang naging problema nung in-announce nila yung PUBMP kung saan kukuha ng mga brand new parts from. So kung para sa inyo, sa ngayon ano ba yung engine ng mga jeepney na tumatakbo sa ating mga kalsada? Yung mga surplus pero recondition. Parang bago na rin 'yon at pumapasa do sa standards ng smoke emission nila. Then isa pang inintroduce namin yung full electric. Medyo bago to sa mga tao natin kaya hindi nila masyado munang ini-embrace, pero definitely ang takbo ng transportation sa full electric lahat eh. Pero right now we have to settle on diesel engine na Euro 4 or higher yung rating. Ang sinasabi naman kasi ng ibang mga jeepney driver, pag electric, of course, maganda yan. Maganda sa environment. Kulang tayo sa mga, wala pa tayong mga charging station. Yun yun, ang downside doon. Diba? Saka yung sa spare parts, medyo mahirap din. Mr. Chair? Bago po kasi yung technology na yan dito sa ating bansa, kaya, you know, probably it will take 5 or 10 years bago natin i-embrace yung technology. Although maganda talaga kung maganda. Pero right now, we have to settle sa fossil fuel-fed engine like diesel engine para sa public transportation. Mr. Chair? Ang sabi ni Elmer, okay, sige po. Yung Euro 4, pase na. So kanina, we have to look for another source. Si Mr. Edmond Araga, from what organization are you, sir? Good morning po. I'm Edmond Araga, President of Electric Vehicle Association of the Philippines. I would just like to make some comments as to the statement of Mr. Francisco and Mr. Sarao. In defense for LTFRB, LTO, we were one of the associations, private professionals, that were being nag-confide po sa amin for the technical matters of the standards, and together with BPS, we are also part of the technical working group to support the PUB modernization program. Before it was being launched, it was being discussed upon by this. We are part of the as one of the representatives from the private sector, we were able to secure assistance to them for free. And that we coordinate with them with the programs as to elevate this further to roll out on the industry po. In that, lahat po ng standards na yan, pinag-aralan po namin yan. Not only with the Electric Vehicle Association, together with the PPMA or Philippine Parts Makers Association of the Philippines, and with the other constituents that are related to the auto industry. So kami po ay tumulong sa kanila during that period para ho ma-roll out. And then we really support on that idea. Now on the part of the electric vehicle, as per se, it's been 2015, 2013 to be exact, when we were being accredited by LTO, BOI, as to supply the e-jeeps. In fact, one of our members is a pioneer status of producing electric jeep. Now, on the part of the electric jeeps that have been rolled out under the LTFRB program, there were already 400 to 500 units that were using as a public transportation. In fact, some of the cooperatives, meron naman din pong nag-take ng EV, electric vehicle. Yun po, base naman po doon sa compliance po sa lahat ng mga requirements. The only thing that hindi kami mag-take off, nasabi naman po ni Mr. Sarao na mahal talaga ho ang units ng mga EV as compared to Euro 4. Now, on the part of the manufacturers, we are also, some of our members are local and others already bankrupt na. Kasi on the part of the financing companies,
The financial institutions are very conservative. It is only Land Bank and DBP who were the ones who entertained on the financing scheme of the electric vehicle. That's why it really has a difficulty. It has a hurdle. Now, on the part of the charging stations, there were already charging stations at place. In fact, we are working with the Department of Energy in establishing the charging stations. Okay, sir, and, sir, saan to mga charging station na ito? Sabi mo, meron na? Yes po. Most of the operators have their charging stations at their terminals. So, for them to operate and continuously working to sustain the operation, may mga terminals po sila na nag-charge na po in place. So, bawat terminals? Meron po. Meron po. In that they have, as part of the cooperative or requirements po nila, may mga sariling garahe, doon po nila chinacharge yung mga units po nila. In fact, yung iba po, hindi na charge, swapping station. So, may mga nagsaswap po ng battery to continuously sustain the operation. Okay. Thank you po. Thank you po. I'd like to recognize the presence of Governor Dong Padilla. Governor, meron po kayong gusto sabihin? Good morning, Mr. Chair. At sa lahat po ng nandito. Kami po ay, especially sa local government, kami po ay buong-buo ang suporta, especially sa modernization program. Ang sa amin po, punto de vista ng local government, nakikita po namin sa merkado, especially sa kalsada ngayon natin, we may need to modernize at least 250,000 jeepneys. Ngayon po, kung ito po ay ibibigay sa lokal na manufacturers, katulad po ng Sarao and Francisco, na ito naman po mga local manufacturers na ito ay mahaba na ang karanasan sa pag-manufacture ng jeepneys. Ngayon po, kung sila po ay susuportahan ng atin pong pamahalaan, na ito pong 250,000 jeepneys ay ibigay sa lokal sapagkat nakakalungkot naman pong tignan kung yung mass transport natin ay ibibigay pa natin sa imported. Dahil kung titingnan po natin, lahat po tayo siguro dito, 100% imported na sasakyan ang sinasakyan natin. Pero nakakalungkot naman kung kaya rin lang naman po ng local manufacturers katulad po ng Francisco at Sarao, bakit pa po natin ibibigay sa ibang bansa? Ngayon po, nakikita natin ang taas po ng unemployment natin at papataas pa po yan. Ngayon, kung ibibigay po natin ang suporta ng gobyerno natin sa local manufacturers, kahit dito lamang po sa mass transport, especially sa modernization po ng ating sasakyan sa masa, napakalaki po ang may bibigay na benepisyo sa ekonomiya. Lalong-lalo na po, nandito sa Metro Manila, nakikita natin, nagsisiksikan ng mga manggagawa. Nandito po ako dahil sinusuportahan ko po si yung inisyatibo po ng Francisco, dahil sila po ay yun pong kanilang production line ay ilalagay po sa amin pong economic zone sa Camarines Norte. So ito po, siguro initially makakapagbigay 2,000 hanggang 3,000 manggagawa, at depende po sa magiging suporta ng gobyerno. Na ako po nakikita ko, it will create triple effect. Dahil kung ang mga manggagawa na nandito sa Metro Manila ay maiinganyo natin, bumalik sa probinsya. Dahil kung titingnan po natin, ilang local manufacturers po ang mabibigyan ng benepisyo kung itong 250,000 na units na ito ay bibigay natin sa local na manufacturers. Ngayon po, doon sa punto de vista naman po, pinag-usapan na po namin ito sa Regional Development Council. Yun pong issue ng route plan. Ay suportado ko po yung binanggit mo kanina, Your Honor. Ano po ay, nakikita po namin, kasi ako po, 9 years po akong naging mayor at ngayon po ako ang governor ng aming pong probinsya.
nakita ko po na malaki ang magagawa ng LPTRB na suportahan po ang LGUs dahil hindi naman sa sinasabi kong incompetent o hindi kaya ng local government. Kaya lang malaki po ang magagawa na kung magtutulungan po ang LGUs at ang LTFRB. Sa ngayon po, nabanggit po yung kooperatiba. Naintindihan ko po yung concern nila. Sapagkat kami po sa lokal na pamahalaan, ipinupush po namin o sinusulong po namin na ang lahat ng sektor, agrikultura man, o ito pong mga mangingisda at mga transport, ay bumuo ng kooperatiba. Hindi ko po masyadong maintindihan bakit ang ilan sa atin pong hanay ng mga chuper ay ayaw pumasok sa kooperatiba. Sa akin po, para sa empowerment po ng maliliit na sektor, napaka-importante na sila po ay maorganisa. Sapagkat nakita po natin sa mga mauunlad na bansa, ang transport po talaga ay organisado, pinatatakbo ng isang kooperatiba. Kaya lang po, ang kinatatakot lang po nila, yung concern nyo po, Your Honor. Pero sa tingin ko po, kung talagang maipapaliwanag, magkakaroon ng maayos na komunikasyon ang atin pong LFTRB at ang hanay po ng mga chuper, sa tingin ko po ay magkakasundo dahil ito po ay napakagandang magiging development na ang transport industry po ay mabuo po bilang isang matibay na kooperatiba. Okay, thank you. So, yun naman po siguro tungkol naman po doon sa presyo. Nakikita ko po kung local local manufacturers naman po ang bibigyan natin ng suporta, yung pong presyo, palagay ko po ay bababa. Pinag-uusapan po namin ni Mr. Francisco na ang tingin po niya kayang ibaba ng 1.9 million ang presyo kung ito po ay local na gawa. Pangalawa, kung medyo may issue po ng presyo, since ito po ay local na gagawin dito sa Pilipinas, pwede pong pag-usapan na pahabain ng warranty. Kasi kung local naman po ito, nakita naman po natin yung mga saraw, gawa at Francisco, 50 anyos na tumatakbo pa sa kalsada. So, hindi na po question yung quality ng sasakyan. So, ang tingin ko po, kung pahahabain po ang warranty na binabanggit nga po ni Mr. Francisco na kaya niyang ibigay hanggang 15 years ang warranty. Ngayon po, doon naman po sa terms of payment, kasi kung titingnan nyo, masyado yatang mahal ang 2 milyon para sa isang ordinaryong operator, bakit hindi natin tignan pahabain ang terms of payment? Kasi meron naman pong suporta. Sabi ko nga po, kung kayang pahabain from 7 years to 10 years or to 12 years, ang sabi naman po ni Mr. Francisco, may mga bangko nang nagkukumit sa kanya na pwede talagang pahabain po kung susuportahan naman ang warranty ng local manufacturers. Okay, so yun lang po, maraming salamat. Thank you, Governor. Mr. Chairman. Tama nga naman yung punto ni Governor Padilla. Siguro habaan, siguro sa bangko kakausapin natin from 7 years to 10 years, 12 years para yung monthly amortization bababa din. So makikitaan pa rin yung jeepney driver, meron siya may iuwi sa kanyang pamilya, diba? At the end of the month. Nakikita ko isa sa mga reason bakit hindi matuloy-tuloy din po itong programa. May mga tumututol. Hindi niyo po na i-disseminate yung information properly. Ito na nga po yung sabi kanina sa opening statement ko. Public Transport Information and Management Center, 319 million na pinondo from DOTR to LTFRB. Ito po yung na-flag down ng COA noong 2021. Ito na sana yung gagamitin yung pondo para ikalat yung impormasyon sa lahat ng stakeholders. Route rationalization program. Binigyan kayo ng 45 million.
pero hindi rin po nagastos. See? So parang wala ho kayong intensyon sa LTFRB na ikalat itong mga impormasyon na mahalaga para maintindihan ng mga maapektuhang sektor. Parang ang interest nyo lang ata, tulad na nabanggit na kanina ni Mr. Elmer Francisco, kumonsulta sa mga taga-ibang bansa na wala namang kinalaman sa programa natin sa jeepney modernization. Kukonsultahin yung mga manufacturer ng bus, eh jeep yung pinag-uusapan. At imported pa. Parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin. At nasabi ko rin po kanina, nabanggit din po ni Governor Padilla, eh malaki pong may tulong to sa ating ekonomiya pag supportahan po natin yung local manufacturers natin. Huwag po natin ibigay sa ibang bansa. And that will generate big employment pag locally manufactured. Sir Chair? Mr. Chair? Now, no? Yes. With your indulgence. Curious lang ako, no, kay pwedeng si Mr. Francisco or Mr. Sarao sumagot. Kasi maganda nga, gusto natin buhayin yung local, supportahan yung local manufacturers para magkaroon ng employment. Ang problema kasi, Mr. Chair, mataas yung, ano, yung modern jeep, 2.8. Halimbawa, economics of scale. Halimbawa, 30,000, 50,000 ang makakuha nyo. Gaano kababa nyo tingin maibibigay? Kasi mas, pag konti na ka, siyempre, mas mahal yun, given yun. So, hanggang magkano kaya na yung abot kaya ng ating mga operators, paano maisasagat? Bawa, may 20,000, 30,000 ang units order sa inyo. Any, kahit sino po sa inyo pwede sumagot. Mr. Chairman, ako po muna pinauna ni Mr. Sarao. So, nabanggit po ni, ano, ni Governor Padilla yung presyo namin. Nauna na po ako nakapag-declare sa media, pati sa Kongreso, na yung unang 1,000 na units na magpapareserve sa Francisco Motors, of which lumampas na po kami doon. Yung first 1,000 units, committed po ako doon. Bibigay ko na 985,000 pesos. Yung first 1,000 units, yun po. Ngayon, yung lampas po, dahil nasa 1,300 units na po yung nagpapareserba, yung lumampas po ay 1,997,000. Pero ito po ay full electric na. Hindi po yan yung sinasabi ko na Euro 4 na bulok na. So, electric po ito na bagong teknolohiya. Wala po kayo makikita sa merkado ngayon dito na nagbebenta ng electric na jeepney or minibus na, na merong range na 250 kilometers. So, 250 kilometers po yan. Yung 2021 model po natin, 100 kilometers lang po yung range niyan. Ito pong bago, 2025 model na po, na isasubmit namin sa DOTR sa mga mid-July po. Isasubmit po namin para makakuha tayo ng bagong Certificate of Compliance, 1,997,000, pero 250 kilometers na po yung range niyan on one full charge. Ang jeep naman po kasi hindi kailangan na sobrang layo dahil pabalik-balik lang po yan sa fixed na ruta. So, meron lahat po ng pagde-deploy natin ng electric jeepney ng Francisco ay magde-deploy din po tayo ng charging stations. Meron pong fast charger, then kada jeep po may kasama rin siyang ano, charger na pwede i-plug lang sa regular 220 outlet, 220 volts na outlet. So, yun po yung ano, yung isa natin, yung sa presyo mapapababa po natin. Then totoo rin po yung sinabi ni Governor Dong Padilla na ang warranty po na ibibigay ng Francisco Motors sa Francisco Jeepney ay 15 years. 15 years ang warranty. Dahil po dito, meron tayong mga kausap ng mga bangko. Meron na pong tatlong private banks na mga malalaki po dito na local banks na nag-commit po sa atin ng hanggang 11 years na amortization. Meron po kasing mga ruta na mahahaba ang ruta at maraming tao. Kayang-kaya nilang magbayad ng 3 years, 4 years, 5 years. Pero meron po mga may iksing ruta na konti ang mga pasahero na na-compute na po namin hanggang 11 years kaya po nilang bayaran. Ang importante po ay yung kayang kitain ng kanilang ano, ng kanilang operation, yun po ang mahalaga na meron pa sila may uuwi sa kanilang mga pamilya. Then kanina po nag-usap din kami ni ano, ni Mr. Averion ng Land Bank. So, ngayon, nalaman niya na 15 years yung warranty namin. Baka naman yung 7 years, pwede pa nating
ma-extend through sa ano government banking institution. Ngayon, nagpapasalamat din po kami sa inyo, sa ating mga mambabatas dahil doon sa EVDA, yung Electric Vehicle Industry Development Act. Dahil 1980s pa lang po, hindi po totoo na bagong teknolohiya yung ano electric dito sa Pilipinas. 1980s pa lang po, meron ng electric jeepney ng Francisco Motors. Meron din po tayong electric Anfra. Pero ang problema nun, lead acid deep cycle pa yung baterya nun, lumang teknolohiya. Ngayon meron na mga lithium. Ngayon, congratulations kay EVAP na no na presidente na kinonsulta kayo ng DOTR o ng DTI dahil kami po ay hindi. Pero kabayan, magkababayan tayo. Tayo po yung magtutulungan. Kami po ay nasa electric vehicle industry na rin at nagpapasalamat kami dahil magkakaroon tayo ng mga incentives para lumikha ng sarili nating drivetrains dito sa Pilipinas. So ang ginawa po namin, humingi tayo ng ano, ng suporta mula sa BOI sa gobyerno natin. Dahil nagbigay po sila ng ano, ng tag 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Hindi sila naka-comply. Yung pangatlong component po na isang 9 billion pa, hinihingi po natin sa BOI CARS program. Noon pa po, 2018, 2019, hinihingi po natin. Ayaw po nila ibigay sa atin. So ang tinatanong ko po, Mr. Chairman, bakit ayaw nila ibigay sa local manufacturer kung ibibigay naman nila sa foreign manufacturer? Para dito sa programa ng gobyerno na gumawa tayo ng sarili nating jeepney, yung tunay na jeepney, dito, local. Kung naibigay nila yun sa atin, 2018, 2019 pa lang, nakagawa na tayo ng murang electric jeepney dito sa Pilipinas. Okay, thank you, Mr. Francisco. Pakisagot lang, DOTR, paulit-ulit ko narinig na wala kayong binibigyan ng suporta sa ating mga local manufacturer at palagi kayo kumukonsulta at inyo pong binibigyan pabor ay yung mga foreign manufacturers. Yeah, mabilisan lang pong sagot kasi nagtatanong ako yung tungkol sa mga sumama sa PNS. Eh, kasama pala natin yung mga local manufacturers po when it happened. So, ang punto ko lang po, there were local manufacturers, builders po, no, na sumama during the PNS 2017. Next po, dito po sa DOTR, kasi wala po kaming programa yung sinasabi nyo po na tutulong sa local manufacturers. Siguro po, pwede nating imbitahan taga DTI po, kasi meron po silang programa doon, yung DTI, that will help the local manufacturers. Baka po doon tayo pwedeng lumapit para yung programa nila ay maibigay natin dito sa local manufacturers. Kaya nga, siguro next time, DOTR, imbis na kumonsulta kayo sa mga foreign manufacturers, unahin nyo muna siguro konsultahin itong mga local manufacturers natin kasi they have more experience than the foreign manufacturers pagdating sa pagpapatakbo ng mga jeepney sa mga kalsada natin. So stop consulting with these people, especially from China. Local manufacturers natin, capable sila, 66 years, 77 years na sila, dekada-dekada na. Sana binibigyan natin silang respeto. So I don't want to hear from now on na kapag meron tayong mga programa tungkol sa mass transportation, ang una natin kinukonsulta ay yung mga taga-abroad. Kumonsulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, saka pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa. Tama? Ganun po dapat. Yeah, I assure po, base sa sinabi nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami lumalapit sila, sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, sino po lumalapit? Yung foreigner, sila po yung nag-apply kasi na kaya nga, di huwag nyo entertainin. Huwag nyo entertainin, as simple as that. Unahin nyo muna yung local. Diba? At saka, base po sa sinabi ni Mr. Francisco, at saka sa... Hindi, kaya siguro ni-entertain yung foreign, eh, kasi yung foreign, may dulya na pang under the table siguro. With your respect po, I assure you sa aking pamumuno well, po. Not you, pero very clear naman talaga. Yes. Very clear naman talaga. So, sabihin ko sa'yo, ito medyo nalista ng konti. Si nasa na ba si Secretary Abayangan? Wala na, ano? Ay, Abayat, saka si ano pa, si Tugade. Isa pa yan si Tugade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa compatible compliance sa ating MRT system. Pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Kung di ba naman kengkoy? Di ba? And now, meron tayong
3.7 billion na trend dyan ngayon nakatenga sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kasi puro foreigner ang gusto nyo eh. Ayan, China. Dahil yan, China. Ngayon dito sa jeepney modernization, China na naman. Bakit gustong-gusto sa China? Ano? Ano meron? Ang balito kasi yung China, mabilis daw magsuhol. Malaki yata manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya hindi siguro na-entertain yung local. Anyway, meron pang gustong magsalita kanina? Sir, Chair. Oh, okay, si, sino unang tumaas? Sige, okay. Sorry, kasi, sige, senior citizen. Senior. si Mr. Roberto. Thank you so much, Mr. Chair. Kaobit. Tungkol po dun sa nabanggit ni Mr. Francisco Kangina at saka ni Mr. Sarao at saka ni Governor Dong Padilla. Yung pong electric vehicle na nabanggit ng ating kaibigan, si Mr. Francisco, na maghahalaga lamang ng mga 1.2, 1.1 million, 1.9, o 1.9 million, sorry, I thought 1.1 million. Well, ang nagiging problema natin dyan kasi yung lithium acid niyan, eh napakamahal niyan. Hindi ko naman inuupos yun, magandang electric vehicle. Pero pagdating po sa battery niyan, Mr. Chair, napakamahal po ng battery ng lithium acid. Ako po kanina, pinaikin ko yung sinasabi ni Mr. Francisco at ni Governor Padilla, ni Mr. Sarao. Siguro, mas maganda tulungan na lang ng ating pamahalaan na bumili ng mga Euro 6 engine para makina lang po ang import dalhin dito and ang body locally manufactured para ho bumaba ang presyo natin. Sapagkat ang nagpapataas po ng presyo, pag bumili ka din sa mga local natin, Isuzu, Hino, mga local supplier natin, kasama po ang chassis lahat yan. Kanya body, tumataas po ang halaga. Ngayon, kung ang makina lamang po ang ating i-import, kayang-kaya naman hong gawin ng ating mga local manufacturers. May sinasabi ni Governor Padilla, mag-a-add pa ng employment sa ating mga Pilipino yan. Ituloy po, yun po ang aking minumong kaya sa inyo kagalang-galang Mr. Chair at sa ating mga senador nandito. Kung matulungan po ninyo na makina lang po ang import namin ng mga supplier na gagamitin namin, mas malaki po ang maimumura natin kaysa dun sa mga halagang 2.4 million ngayon. Nangyari po ito, Mr. Chair. 1977, ako yung jeepney driver. Ang Francisco po ang kauna-unahang galabas ng C-190. Isuzu C-190 na brand new from Japan. Wala pong usok yan. Salot zero emission yan. Kanya po, sumunod kami dyan. Nakita ko yung performance yan. Maganda. So, yun lamang po yung aking maimumungkahi, Mr. Chair, na tulungan po ng ating pamahalaan. Mag-import ng mga Euro 6 engine. Gamitin dito para mas makababa po ang presyo ng mga modern vehicle natin. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po.